William, nasaan ka na ba, Javi? Nasa Germany ka na? Nakamute ka, pre. Oh, feeling ba? Ayan, okay na. Okay. Kaya lang ako kaka-headset. Nakapag-pa-update ko? Lasing Nabukas ko? pa! Sakto, no? Nakapasok ko lang kanina eh. Ayos, ayos. Sabi ko nga, magkita kayo ni, ano, eh, ni, tawag dito, ni Jameson, eh. Oo nga, nakita ko nga si Jameson pala, kung saan na nagpupunta eh. Oo, eh. Sa Amsterdam na ata ngayon. Nang ano niya, eh. Yeah. Sunod ka na yan. Oo nga. Kasi naman pala, isang trend lang kahit saan ka na sa Europe. Oo. Oh, yun nga yung maganda ron. Kahit makapasok ka na sa Europe. Oo. Lahat na. Oo. Open na sa'yo. Pero mga, yung kapatid ko nga, nasa UK siya ngayon, pero may trend din pala papuntang Europe. So, sa March. From UK sa Europe? May trend? Oo, oh, di ba? Sa ilalim ata ng dagat dumadaan. Hindi ko alam yun, astig yun. So, ano na, connected lahat eh, no? Ang galing. Oh. Teka. Sige, pwede na siguro tayo mag-start. Officially. So, medyo marami tayo ngayon. Thank you for attending. Alam ko medyo alanganin yung schedule. Happy holidays nga para sa lahat. Merry Christmas and advance Happy New Year. And yun nga, sabi ko kanina, kadalasan yung mga meetups namin is sobrang informal lang. We try to differentiate yung mga communities na binubuo namin from other communities. Na yung mga communities na yun is more on technical, seminar type na meetups. Kami more on sharing ng insights na kwentuhan lang talaga, as in. Doon namin pinapasok yung, or doon namin pinaposition yung mga communities. Talking about the career shift for Philippines and the free code camp nila. Na ganun yung dynamic. Unfortunately, nasa pandemic tayo, so medyo yung nakita namin sa mga meetups sa online is medyo nawala yung personal na rapport na nabubuo during our meetups. Medyo mahirap kasi i-simulate sa isang remote setting. But, you know, kailangan pa rin naman natin gawin to para masustain kahit paano yung communities. So, ano lang, since hindi naman tayo ganun karamihan, we are 5, 10, 15, 18 people currently, siguro, pakilanlan lang muna, round robin. We have this format na ginagawa namin dati sa Free Code Camp Manila, which we will just VI lang natin dito sa TCS, which is, ano lang, 4 questions na sasagutin per person. The first question is, what were you before? Second question, what are you now? Third question, what do you plan to be in the future? Hindi naman kailangan long, yung medyo, ano, tag dito. Malayong future, pwedeng a few months after this, ganun, couple of months, ano yung balak mong gawin. And yung last question is, what do you think are blocking you or hindering yung progress mo towards that, you know, third question, kung paano mo siya ma-achieve. So siguro para lang ano masimulan ano, I'll start first. So sa mga hindi nakakilala sa akin, I am Rem Lampa, and I am the sabi natin founder of TCSPH, and I'm also a community manager of both Free Code Camp Manila and ReactJS Philippines. I'm also a career shifter. Before, I was an electrical engineer. And pag-shift ako into the tech industry, web development, around magka 5 years na yata. 5 years ago. So, yeah.
before that, I was an electrical engineer, then nakapag-shift. Then currently, I'm the community manager nga ng a few communities. Then I'm currently working as the team lead, JavaScript team lead for Postal, an Australian startup na nagtatry pumasok sa Philippines. So, yun. Future plans, I plan on learning machine learning over the next year, 2022, double down, and hopefully we get to, kasi currently I'm also building a platform with a few of my friends, and hopefully we could launch na this 2022. Medyo matagal na rin namin minubuo yun. And ano pa ba? Yeah. Sa 2022, I'm hoping to build this community more. Palakihin pa. Maparami pa yung matulungan and maglodami yung members. Blockers ko, medyo oras. Oras. And ang daming ko kasing gustong gawin eh. So medyo mahirap balansin yung mga bagay-bagay. And of course, you know, pandemic, medyo nahinder yung movement. But although ngayon, medyo mas open na, medyo mas naagalaw na. But still, andiyan pa rin yung pandemic. Hopefully, by 2023, okay na tayo. Nakapag-meet pa tayo in person. So that's it for me. Maybe we can move on to Jerome ba? Jerome? Hello, hello. Ayan, good. Ayan, no. So, hi everyone. Sorry, wala lang video. Medyo masama kasi pakiramdam ko ngayon. I'm Jerome. And ako naman nag-start ako as a web designer before sa isang BPO. Yun yung first career ko since nag-graduate ako from college. Then, yan, nag-shift to development. Inaral ko self-directed learning. Tulong na rin ng communities, Free Code Camp, React, and mga ibang communities here in Philippines. Then, future plans, siguro ma-improve pa skills. Medyo tinitingnan ko yung oras, but wala pang oras, but hopefully 2022 yan. As hobby lang, wala pa naman akong naiisip gawin, gamitin siya for professional or ano man. Masaya lang mag-aral ng bago. Wala na akong nahihirapan. Tapos nakikita mo yung gumagana. Masaya lang yung ganung feeling. Blockers, I think ganun din, oras. Masyadong marami tayong gustong gawin. At medyo hindi na rin na-organize ng maayos. Ayun lang, yun lang sa akin. Papasa ko ba? Sige, pasa na lang. Sige, kaya na lang kay Jami. Hello. Tinig ba? Sorry. Naka-mobile lang ako eh. Naka-pake na yung laptop eh. Okay. Ako si Jami. Dati akong writer. Nag-start ako 2016 and then talon ako sa web dev industry April of 2017. Tapos ang naging fuel nun is yung first meetup ko na inattendan sa Free Code Camp namin last March 2017. Tapos yeah, currently isa akong tambay. Then nag-quit na ako dun sa previous job ko, pero magsa-start ako officially as a software developer sa January 3. So, yeah. Papunta na akong Munich, Germany. So, doon ako mag-start as a software developer sa isa sa parang pinakamalaking e-commerce portal doon. So, plans for the future ay matutong mag-German kasi requirement siya sa work. Pero, and besides that, mag-start ulit ako as a software developer. So parang bumalik ako sa pagiging mid-level. Pero dito sa
previous ang work ko kasi senior level na ako. So I'll try to work my way up again. Though personally naman parang ano lang yung mga senior meet junior levels parang dinesignate lang sa atin yan para ma-hinder yung salary range natin para sa akin. Pero yun, hopefully bumalik ulit sa pagiging yeah, senior level. Blockers, schedule kasi sobrang hectic nitong nakaraang buwan talaga sa pag-aayos ng paperwork sa pag-empake. Pero yun, hopefully pagdating ko doon and na makasettle down na makabalik ako sa pag-aaral ulit. So dun sa company ko kasi parang magiging full stack ulit ako pero ang magiging back-end namin is balik PHP Symfony. So kailangan ko mag-aaral pa kasi currently parang magiging front-end heavy na naman yung work ko kasi Vue.js yung sa front-end namin. And then slowly maging mag-transition to full stack ulit. So yeah, yun lang. Thanks guys. Papasa ko ba, Rem? Sige. Sorry, nandito sa screen to si Marisa Oko. Hi. Hello. Sorry, inong ultimate question. So brief background about me. I'm also a career shifter, so I'm a licensed professional teacher, but I work in the BPO and financial industry for almost 10 years. And then I just shifted to tech this year. So actually, funny story, kasi the last time I attended yung parang, what do you call that? Yung parang meetup nyo in pre-code camp. So, I'm just studying pa sa bootcamp, sa Zooit. And then, I met my boss now, si Sir JC. So, I'm now working. Ah, okay. Nice. Yes. So, diba? So, it's really good thing attending. Hello, Marisa. Yeah, hello. Hello. Yeah, so it's really nice to attend what do you call that, meetups like this. Kasi yun nga, you don't know baka dito mo makilala yung future boss mo and then future business partners and things like that. Also, right now my stack is JavaScript. And then future plans, actually a lot. I want to deal with machine learning as well, data science, and then DevOps is also interesting. So I think that's one of my main roadblocks because I want to learn a lot of things at the same time, but there's no time. So yeah, I have to deal with that. But for now, my main focus is to master, or not really master because we can't master programming, but I mean, is to be good with what I'm doing so I can jump to the next language or the next field if ever. So yeah, that's it for me. Thanks, Marisa. Next. Yeah, so next, Sir JC. Bihira ako pa yan. Pala next. Yan, nag-set up ako ng something eh. Anyway, yeah. So parang short journey, ano? Tama ba? Late ako eh. Yeah, I'm JC. Yung same na ginagawa lang natin. Yeah. O, si Licas Tanyeda. You can call me JC. So, tulad ng marami sa atin dito, career shifter din ako. So, graduate ako ng ECE, but hindi ko talaga siya na-practice. Napasok ako sa isang construction company. So, naging construction engineer. And then, yeah, tutulong ng free code camp, ng community, ng marami pang influencers sa internet, mga devs. So naka masasabi ko naman na naging successful yung pag-shift natin ng career into programming and web development in particular. Nag-abroad ako for 7 years, then nag-resign, magta-try sana mag-apply sa Accenture. Pinigilan ako, wag na daw. Hanggang sa nakakuha ng ibang job. Tapos, nag-quit, naging freelancer. Then, yeah, ito. Meron kaming, small, maliit, tiny, na
na software development company. Tiny pa ba yan? Tiny lang. Yeah, ayun. Actually, hindi the aim, actually, naging company na lang din siya eh. Yun, nagtuturo kasi ako. Hindi nagtuturo. Sineshare ko yung mga natutunan ko sa free code camp dito sa Tarlac. Then, naging online. Then, ayun. Eto nga. Paro kami ng yan, advocacy ni Rem pagdating dito sa ano, sa spreading the good news pagdating sa programming dito sa Pinas, no? Hindi lang sa career shifter, kahit doon sa mga graduates ng IT. So ganun. Yeah, aim natin dumami yung population natin. Quality software developers. I mean makasabayan natin pagdating sa pag, yeah, the dream is, for example, naghahanap ng company or pwede mag-outsource ng engineering team sa US, kasama na yung Pilipinas, no? Na pagtitingnan nila, no? Yung makasabay tayo sa India, sa China, di ba? Number of developers, quality, yung husay, no? So, yun ang dream natin. Makapag-train ng mas marami pa. For free, no? For free. Kung hanggang saan naabutin natin ng free natin, gagawin natin. Anyway, yun lang. Natutuloy ko na itong ginagawa ko. So, tatawag ako ngayon. Yep. Hindi ko ganun kilala, no? Yung nasa ilalim na lang, no? Si Noriel Hernandez. Hello po. Yun. Yo. I'm Noriel po from Batangas. And I'm an IT graduate po way back in 2013. Before, I was a freelancer, a virtual assistant for 5 years. And for 3 years muna pala. And then on the fourth year po, I nag-chef po ako as WordPress developer. Freelance din po. And then after that, nag-shift ulit ako to e-commerce naman. E-commerce virtual assistant. And right now, is, ayun po, ganun pa rin yung work ko. Tapos, planning to shift into IT career po. And, yeah. Ano nga po yung sunod, sir? Any blockers you're seeing para makakamit yung goals ko? Yung blockers po, hindi ko alam yung ano talaga yung gusto ko tahakin. Is it going to IT industry or doing a business like e-commerce? Ayun lang. So, my goal po is to learn more. We'll start learning po to get an IT job for next year. Ayun lang po, Sir Jovin po. Hello po, my name is... Hello po, my name is Jovin. Previously, nakasali na po ako sa mga meetings po sa Free Code Camp. Kaso po, ang naging, share ko lang po. Yung first job ko po is as a desktop support as in a company. Pero ako, graduate po ako ng computer science noong 2017. Kaso lang po, nag-apply ako previously sa mga companies pero hindi ako natanggap as dev. So, parang kinuha ko na lang po yung job na desktop support. And nung nagstay ako sa company for 3 years. And then nung 2020 April, lumipat na po ako ng company. And currently I'm working as a SAP consultant. Wala pong any programming. So my future plans ko po is
Hopefully in the near future, gusto ko po sana maging web developer. And my hindrance po siguro is more of the in terms of confidence and self-doubts po sa sarili. Yun lang po. Thank you. Next po. Wait lang po. Si Mia po. Hello po. Hi. Can you hear me? Yep. Yes. Ako po yep. Si Michelle Aquino. Currently, I am a business development manager sa isang Malaysian software company. So, we're trying to get in dito sa Philippines. At the same time, I'm also studying full stack development sa isang Singaporean bootcamp na na-meet ko. So what currently I'm doing the business side of the bootcamp at the same time I'm also a student. So yun. Wait, ano ba yung next question? Yung plans and anong plans ko? Yung plan ko is matapos yung bootcamp and eventually to create MVPs ng mga project in minds ko this 2022. So yun. And then yung blocker ko siguro ngayon is yung pag-manage ng time because sa work and at the same time relate din dun sa confidence. Parang hindi ko sure. Or naka-overwhelm means yung React tsaka yung JavaScript po. So yun lang naman po. Next one. Okay, I've sent your next si Elaine. We'll go next. Ako po ba? Ay, sorry po, Maia. Sorry. Hello po, everyone. My name is Elaine po, and yung dati ka pong career is ESL tutor po ako, yung nagtuturo sa mga Chinese. And then, alongside with that, tumatanggap po ng mga blog and article writing. Yung kasi po, di ba, lagi kaming may penalty sa ESL. So, para po makover ko yung pang-support sa family, tumatanggap ako ng mga side jobs. Pagkatapos po, self-taught WordPress developer po ako. Hindi po ako nanood sa YouTube. Talagang pinagtipindot ko po yung isa-isa. Pinigure out ko po. Alam niyo po yun, yung learning the hard way, kung ano po yung pinakaiba ng H1, H2, mga ganon. Tapos po, hindi po ako nakontento. Lumipat po ako sa Wix. Noon na ADI creator, tapos lumipat po ako dun sa parang editor. Pinagtipindot ko rin po. Kasi nabuburyo po ako pag nanonood. Ewan ko pong weird, pero ganon siya. Tapos hanggang sa naging self-taught social media manager po ako. So, yun po yung work ko ngayon. Marketing manager with the side of web. Nagkakabit po ako nung IDX ng mga realtors sa Squarespace, sa Wix, at saka sa WordPress. Tapos po, ano pa po ba? Yun po yung work ko. Tapos yung future plans ko po, gusto ko pong matuto ng UX or UI design. And gusto ko pong matuto ng mga ibang programming language like Python. Kasi po, pangarap ko magkaroon ng application na tuturong sa mga freelancers magkaroon ng employers directly. So, parang ang dream ko po is para siyang Grab. Imbis po na laging, alam mo si Upwork, diba? Lagi nila tayong kinukuhanan ng mga fees. Yun pong naiisip kong UX at saka UI design. Parang ako po, maghahanap ako ng employer na naka-base sa personality ko, na kailangan niya yung skills ko. Tapos kami na po yung mag-uusap. Tapos po, yung parang magiging app na yun, since marketing manager po ako, kukuha po tayo ng mga advertisements para po may funds siya. Para hindi na po magbabayad ng extra yung employer, tapos hindi na rin po mababawasan yung employee.
So, yun po. Thank you so much. Tapos po, yung tatawagin po is si Romel. Thank you po. Hello. Hi. Good afternoon. I came in late. Sorry. Yeah. For questions lang, what were you before? What are you now? What do you plan to be in the next few months or years? And blockers towards achieving that plan. Okay. Most of my career, I'm with the telco. So, and then I shifted to FinTech. And now I'm with the bank. It's a digital bank. So it's the fintech skills that I developed, nagamit ko rin sa banking. For me, I'm more on the business side, understanding marketing, product development, product management. The fundamentals is more of understanding yung mga design on a technical level. To be honest with you, on a coding level, I have a little knowledge, but I do understand yung mga designs and UX, UI. So blockers, siguro, it's more of the time that I need to put in for me to understand deeper technical capabilities, especially me. Ang interest core is blockchain, AI, machine learning, and yung mga smart contracts related to blockchain. So yeah, that's for me. Good afternoon, everyone. Thank you. Sino ba bang susunod? Henry Arpon? Hello po. Hello, sir, creative followers mo ako sa Facebook at sa Spotify. Kaya ako matinang tech meetups kasi dun sa isang episode mo sa Spotify nabanggit mo about sa tech meetups na nakakatulong sa journey ng mga developer. So ano yun, ako super newbie talaga ako. Hindi pa ako naka-enter sa industry. Pero way back, construction worker ako welder sa construction. Tapos parang way back 2014 shift ako sa BPO, naging tech support ako ng Apple saka ng Amazon rin. Tapos ngayon call center agent pa rin ako, pero at the same time at the age of 30 nag-aaral ako ng BSIT, so graduating na ako next year. Ang plano ko in the future, focus ka talaga matuto ng web development, makasana maka-enter sa mga company na what about web development. Tapos siguro from there, tsaka na ako mag-decide ano yung path na tatahakin ko kapag nasa industry na ako. Tapos siguro blockers ko siguro sa ngayon kasi nagtatrabaho ako tapos nag-aaral, time talaga. And syempre feeling ko kulang pa talaga ako sa skill and knowledge, kaya talagang nagkakaroon talaga ako ng knowledge. As much as possible, nagko-collect ako ng certificate, kahit PESTA pa yan or yung mga sa Cisco, ganun. Na JavaScript, Udemy, ganun. Yun lang po. Thank you po. So, any bloggers to sa plans mo? Yung bloggers ko po sa ngayon po, skills po. Feeling ko wala pa akong ganung skills. Saka time din sa ngayon kasi sobrang busy ko sa work pa saka sa pag-aaral. So, talagang kapag may sobrang time ako, miss na mag-leisure, gamitin ko sa leisure talagang nag-aaral ako sa Udemy or parang self-study lang din talaga yung mga outside ng subjects namin. Parang gano'n. Yun talaga yung blockers ko po. Pwede magtanong? Ano po, sir? Pwede magtanong? Ano po yun, sir? Nag-aaral ka ngayon ng BSIT? Yes po, sir. Tama. Sa curriculum nyo, wala pang web development? Meron pong, sir? Meron pong web development. Kaya lang kasi, sir, parang para sa akin, sobrang, hindi siya focus. Parang, hindi ang dami po, tapos parang puro general na lang yung natutunan namin. Like, ang ginawa ko po kasi, sir, sa Udemy, nag-ano ko ng web development course ni Cold Steel. See, tas, I see.
yung ang ganda ng curriculum compared dun sa curriculum namin sa school, parang mas kompleto tsaka specific dun sa Udemy. So that's parang, graduating ka na, tama? May next year po, sir. Yeah, nice. Yeah, friend mo ako sa FB pag may time ka. Eh, sige po, sir. Sige po, sir. Thank you po. Nagre-recruit na naman. Ayos yan. Ayos yan si JC. Ayos yan. Ay, thank you po, sir. Yeah. Salamat. Sige, i-next na lang siguro natin si ano si Jason. Tapos ka na ba? Jason Pagdanganan. Hello? 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 Yeah. Ah, okay. Sir, hello guys. Ako si ano. Ako po si Jason Pagdanganan, galing po ng Bulacan. I'm a career shifter din po. I'm a machinist, welder. Currently, wala po akong job ngayon kasi iniwan ko po. At gusto ko pong matutong ano mag-web development. Kakasamang palad. Sa dami po ng apply ko na bumabagsak po. Kasi dahil ano, blockers po dahil po sa title. I'm a ano, certificate holder lang po. Ayun po. Future, learning new language. Ma-master ko po lahat ng ano, inaaral ko. Ayun lang po. Next po. Okay, thank you po. Thank